morning, guys. So, may dapat na namin kahapon yung steel deck namin. Then, susunod, lalatag ko ngayon yung main bars ko. Yeah. Bale, ang is 30 by 30. Both ways, yeah. Yan, yan. So, mamaya-maya lang. Lalagay na kami ng mga electrical conduit pipe yan. Isa lang siguro yung gagamit ng junction box. Dito na ako ng main line para doon. Yan. Ito, hiyahabol ko pa rin. Bali, cantilever slab kasi ito eh. Mga 1 meter lang. Hiyahabol ko na rin ito mamaya. Para mabusan ko rin bukas. Yan gano'n. So, bali ito, yung shift niya, V-shift na pababa. Dito ako naglagay ng ano, unang bakal, sentro nito. So, siya part siya ng ano, pinaka-drop, tawag dito, yung sa V-shift niya. Nilagyan ko. Dito ko pinisto yung bakal ko sa sentro. Yan. So pag sinukat mo ito, saka dito sa kabila, is eksaktong 30 cm. Puputura ata si Roger eh. So, bali itong staircase ko. Mamaya ko nalang ilalagay yung mga porma ng steps. Kasi ginagamit pa namin eh. Panghuli na lang to. Yan. Yan siya. Yan. Tapos, yun. Yung mga slabs na yun. Para dun sa second floor ko. Dito sa second floor. Yan. Bali na ilagay na namin lahat yan. So bali guys, dito sa may beam naglagay na rin ako ng mga extra bar. Kung mapapansin nyo rito, yan bali may mga close member ako. Yan mga yan. So lahat mga sa may beam ko, yan, naglagay ako ng mga extra bar. Aside from the normal spacing na 30, yan. Kasi yan ang kasi ano, napaka-importante sa may beam. Pag may extra bar tayo, ang purpose nun, lalong lalakas yung biga natin. Yan. Pag mga may mga extra bar tayo sa mga ano, sa mga biga. Yan. Yan. Yung mga extra bar ko. Naglagay ako ng 2 meters. 1 meter. Doon sa cantilever slab ko. Tapos dito, 1 meter din. Yan. Kaya matibay siya. Pampadagtag ng strength doon sa
BIM pagka may mga extra bat tayo dito. So lastly, mag-final cleaning kami. Gagamit kami ng compressor. Mas mabilis saka yung ibang matitigas na kaya niyang tanggalin. Kaya compressor na lang gagamitin namin. Bali yung ito yung kabuuan ng slab. Yan. So after noon, mag-i-stop na kami ng buhos mano-mano. Gagamit kami ng mixer na maliit. So siguro hagdahan ko na ito, panghuli na ito. Hindi na kayang habulin. So guys, good morning. Bali, bubusan namin ngayon yung slab. Yan. Bali, gagamit lang kami ng mano-mano, yung mixer. Ayan, kikita. Yan doon. Yan guys, ginagamit namin ng mixer. One bagger lang ito. Bali, ito kami magbubuhos ngayon. Yan. Guys, bali, doon, mamaya, kita ko doon para maipakita ko yung binubusan naming slab. Pati yung ginawa kong shoot. Yun, nandun sa taas. Yan, yan. Good afternoon, guys. Naalala yung unang bus namin, nakasama namin yung tao na yon. Hindi ko pa sasabihin yung sekreto kasi meron pa kaming slab. Pag mayayari yung slab namin, sasabihin ko na yung sekreto niya. Tandaan na yun, guys. Yan, yan, ha. Ayan, guys. Bali, malapit na kami matapos. Ayan, yung sinasabi ko yung shot na ginawa ko kanina. Ito na siya tatakbo. Kaya, bali, isa nila yung gumagawa rito. Yung masungkol na lang. Ayan. Matagal ay 2 oras na buusan. Tapos itong hagdanan ko, ayan, sinasabay ko na rin. Bali, may 10 minutes na alternate para matigas yung yung huling buhos niya para pagbuhos namin uli, hindi na siya mag-overflow doon sa previous na binuusan namin. Kaya ayan. Yun naman siya, oh. Tara, huwag mulan. Medyo na eh. Medyo maulap yung kalangitan. Yan guys, oh. Tara, huwag mulan. Kaya yun, nagpanda na rin ako ng yero. Just in case lang. Bumuhos. Immediately, meron kaming pantatakip para hindi ma-wash out yung buhos namin. Yan guys, napaka very smooth yung flow. Pagbaba ng buhos. Daw yung malaking batwa. Bukod bulang. Yan yan. Napaka comfortable pagka ganito may chop. Oh, English yan. Yan siya. Hali pala na lang ginagamit. Tapos yung pambara niya DNY. Yan. Maski monumento to baklaran, kayang abutin yan, yun.